Hi there! Welcome back to Mr. Lab Channel TV dito po sa ating mini kitchen cooking show. Today is 23rd of July 2021. We are celebrating the third day of Eid al-Adha in our Islamic traditions and practice. So, ang naiprapara po natin putah ngayon ay kaldereta. Ito po ay isa sa pinaka-favorito at gustong-gustong lutuin ng bawat isang Pilipino sa ating bansa. So ang ating pong pangunahing putahe na kaldereta ngayon ay ginamitan po natin ng karne ng tupa. At yung pong tupa, yung kanyang karne ay mula dito yung sa kanyang kumbaga ay shoulder arm nung tupa ang napili nating karne. So tara po, samahan niyo ko sa ating mga naipraparang rekado. Tayo po ay naimbitahan na tumulong na kumatay ng tupa sa isang sa ating kaibigang Arabo. At bilang wika nga yung kanyang pagtanaw ng kagandahan loob sa ginawa nating pagtulong sa kanya, ay tayo binahagian niya ng kapirasong karne ng tupa. Ang napili pong karne na naibigay sa akin ay yung dito po sa shoulder arm, sapagkat binanggit ko po sa aking kaibigan na ang gusto kong bahagi ng karne ng tupa ay yung laman, yung meat. So, ito po yun, mga kaibigan. Yan ang ating karne ngayon na nakita nyo, siksik at liglig sa laman ito na good for making kaldereta. Tara po, tunghaya natin ang ating mga pangunahing sangkap na magagamit sa ating pagluluto nitong ating kalderetang tupa. Actually po, ito na ang pangalawang pagkakataon natin nakapagluto ng kalderetang tupa. Nung pong unang araw ng pagsisilibra ng aming Eid al-Adha, ay nakapagluto na po tayo ng ating kalderetang tupa. Parang uulitin ko lamang po ito para sa content ng ating mini kitchen show dito sa Mr. Lab Channel TV. Ang ating pong mga pangunahing sangkap na gagamitin, una sa lahat ay ang ating karne. Ito po yung ating karne ng tupa or sheep meat. At lalahukan po natin ng mga rekado tulad halimbawa ng dalawang sibuyas, okay? Isang buong bawang. At meron po tayong kainamang laki ng luya, parang palasa. At instead of tomato paste, gagamit po tayo ng real tomato from the farm, okay? At meron po tayong kainamang dami ng green chili pepper na magpapalasa po sa ating kaldereta. Gagamit din po tayo ng cashew nuts as thickener sa ating sauce. Mamayang malapit na pong maluto yung karne ng ating kalderetang tupa. So ito po ay gagrind natin sa ating grinder, of course, later on. At gagamit din po tayo ng seasoning katulad ng asin, bay chin. Nandito po yung monosodium glutamate. Gagamit din po tayo ng black ground pepper. At syempre pa, gumagamit din po tayo ng meat spices na sari-saring ricado na grinded at aromatic spices para lumasa yung ating kalderetang tupa. So yan po mga kaibigan. So samahan niyo po ako at atin na pong ipiprepara ang ating mga pangunahing sangkap. Yan po, Bismillahirrahmanirrahim. Kuhain na po natin ang ating sibuyas. Okay. Ito pa ang ating ipiprepara na sa ating gagawin ng pagluluto. Thank you.
tuloy lang ang pag-iwan sa ating mga students. Upang prepara po natin ang lahat ng ito sa ating mga team. Kumain natin ng maliliit yung luya. Yes. Yes. Yan po. Lalagay po natin dito sa ating almeres. Okay? Mamaya. So, meantime, lalagay din natin ang ating bawang. Didikdikin ito sa almeres. Okay? So, for presentation lang po yan. For quick preparation ng ating mga recado. Ito ang ating mga recado, mga kaibigan. Kita nyo na po sa ating presentation. Yes. Recado. Tabi po natin ganyan. Hugasan na po natin ang ating mga sili. Natanggal ang ating mga tangkay ng mga sili. So, yun po mga kaibigan. Now, next to do is to chop our tomato. Ito po. Yes. Tanggalin natin yung tangay. Pinagmulan ng tangkay. Okay? Oops. Yan. Ito po ang magsisilbing tomato paste. Imbis na gagamit po tayo ng tomato paste, gagamit na po tayo ng real tomato. At dahil ito ay pang personal na consumption, hindi naman pang commercial, so ligtas po ito ng mapanis pagkatapos po natin ma-refrigerate ang ating tinatawag na. Tapos, ipiprepare na rin po natin yung paghiwa natin ng ating karni. So, tatanggalin po natin yung taba. Extreme taba ng karni. Yes. Yung extreme taba ng karni. Tanggalin natin yan. Yes. So, ayun po. Yes. Ito po yung ideal na magandang bite size ng ating karne. So, thank you.
ito po yung bite size na maganda pag mag mini caldereta po tayo. Napakasarap po nito, napakalinamnam. Kakakatay po namin ngayong umaga to. Ngayon ay hapon o gabi na. Ngayon ko palang iluluto sapagkat nagpahinga pa ako. So, ito po yung shoulder arm nung wika nga ay tupa. So, naiwalay na po natin yung karne. Ito, puputulin natin sa gitna yan mamaya ng ating malaking chopping knife. So, iatado po natin ito ng bite size tulad ng pinakita ko kanina. Ito, napaka-tender nito po niya, yung balika. So, putol na. Ito na po. Yes. Ayan po. Yung karne natin. So, ito po ihuhugasan natin. Tapos, atin pong lalagyan ng meat spice para lumasa po at pumunta dun sa kanyang laman. Sunugsik yung lasa nung ilalagay natin mga rekado. So, ito po. Inuhugasan na natin yung karne natin upang natin pwede kabunan niya. Sa tinuhugasan po na ho ito, kaya na siyempre hinawakan po ulit yung karne at pinatay natin, imatado natin ng maliliit. Good for bite size, wika nga, ayan, bite size yan. Kita po nyo, ilan po. Ito yung buto nyo. Ito, mga ano to, mga taba-taba to, pero this is healthy fats ng tupa. Wala pong sebo yan, napakasarap pong kainin yan. Nakita niyo po ang tubig natin malinaw kasi nailabas na po niya yung mga dugo sa kanyang karne. Okay, yes, so there you are. Hugasan natin ng pangalawang beses po. Dalawang beses natin huhugasan. Yan. Naigi yun. Malinis po yung ating karne. Kapagkat ito ay personal consumption po. Kailangan healthy foods for healthy body. Kumbaga. Yan po, mga nabuong dugo sa laman niya. Yan. Dapat po tanggalin niya. Hindi po tayo dapat makakain ng may mansa ng dugo ng hayop kasi bawal po sa isla ng kumain ng dugo. Kaya yung dinuguan, hindi po kami kumakain niya. Yan, dugo na yan. Tatanggalin niyo po yan sa karne niyo para yung inyong pagluluto ng inyong karne ay maging halal o karapat-dapat kainaman para kainin ng tao at makaiwas tayo sa maling
pamamaraan ng pagkain ng kanin ng aking tinitigo ay ating kakainin. Kaya ito po, nililinis niya ito ng maigi. Kapagkat ang dugo po sa amin mga Muslim ay bawal na bawal kainin. Kaya mainan na, nililinis na, nakita niyo puti, puti ang laman niya. Halos yung bahid ng dugo sa katulad nito, kung meron yung tatanggalin po natin sa isa yan. Lilinisin natin yung tubig. Hindi po makana sa pagkain natin yung dugo niya. Yan, tatanggalin po natin yung sisikapin natin malinis. Sa mansa ng dugo, yung karne na ating kakainin. Okay. Now, na nalinis na po natin ang karne ng ating tupa, ay lalahukan na po natin siya ng meat spices. Ito po ay may turmeric powder, merong black pepper, merong kung ano-ano pang pampasarap na ricado na katulad ng, hindi ko maipaliwanag sa salita natin, pero ito po ay sadyang panimpla sa mga karne. Ito'y mixed spices na pampalasa. The aromatic flavor of this ay mapupunta doon sa ating karne. So, meron po tayong halos sa 1 kilo at kalahati o 2 kilong karne ng tupa. So, ang proportionate po na mixing niya ay lagyan po natin ng 4. 4 na. Ito po ay may timplado po ito, may asin po ito o may monosodium glutamate na rin. Timplado po siya. Okay. So 2 na po 'yon. Pangatlo to. Okay. And pang-apat na hindi masyado. Yan po, hahaluin po natin. Okay. Pasisiksikin natin yung kanyang flavoring dun sa kanyang karne. Sisiksik po ng pusa yan at siya mismo ang magbibigay lasa ng ating kaldereta. Okay po. Alam ko po sa mga supermarket dyan sa Pilipinas, mga kilala ng supermarket sa SM, meron pong mga meat spices. Meron din pong mamasita kaldereta mix, pero hindi po advisable na yun ang gamitin niyo. Ang gamitin po ninyo ay meat spices. Kahit ano pong lutuin yung meat, ay pwede nyo ilagay ito. Either adobo, apretada, kaldereta, minudo. Ito po ay talagang sadyang disenyo na makapagpalasa ng karne. Yan, mapupuna po ninyo, masosopress yung juice from the meat to come out. Yan po ay ihahalo nyo ng mabuti sa ating karne hanggang sa yung atin pong meat spices na inilagay, 4 na kutsara, ay sumuot po o i-absorb noong karne mismo ng ating tupa o kahit anong karne. So nakita nyo po ang end result. Ayan po siya. Wala po siyang kumbaga ay tubig na natira, na itapon po natin yung konting tubig mula sa pagkahugas. Pero nung lagyan na natin ng spices niya, inabsorb kaagad ng meat. So, let it be there for 1/2 hour. Okay, lagyan po natin siya ng additional spices for seasoning. Ito po yung monosodium glutamate. Ilagay po natin yan, mga 3 ganito kalaking spoon. Hindi ko po alam ang size nito, pero ito po yung aking pangkat. So siguro may size ito, hindi ko lang mabasa kung anong number niya. So, 3 na po nalagay natin. Ano po? Dagdagan natin ng isa pa. Yan. So there you are. At dagdagan po natin ng konting asin. Itong ating iodized salt. Ayan po. So mga 3 lang po ang lagay natin.
tatlo para pumatik sa kanya. Okay. So, ganun pa man, kahit na ang atin pong meat spices ay may kasama ng black pepper, so mas mainam pong dagdagan natin siya ng isang kutsara. Yan. Pampadagdag panlasa lang po yan. So, makukunan po ninyo ito mamaya pag naruto. Maganda po ang magiging ito. Tahahaluin po natin yan. At hayaan natin na ang karni mismo ay kanyang sipsipin ng mga dekado. Kumbaga ay mamarinate siya sa ganung lasa. Para pag ito ay ating isinalang na sa ating kaldero, ay nasa loob na ng karni yung lasa ng mga spices na inilagay natin na magpapasarap sa karni ng inyong kaldereta ng kuka. So yan po mga kaibigan, magpapasarap po nito. Imbitado po kayo sa aftertaste, no? Mamaya. So abangan nyo po yung aftertaste natin, which is the best part of the show, yung pong aftertaste. Okay guys, ating po natin i-chop yung ating mga green chili pepper na nagbibigay, it will give a kick in the taste of our kalderetang tupa. So, i-grate po natin ito ng maliliit. Okay? At isasama natin natin sa pag-igisa mamaya ng ating kaplot. So, yun po mga kaibigan. Simple lang. No need to rush. Enjoy cooking as an art. Baga, ito pa ay isang libangan na rin. Para sa mga katulad ko pong OFW na ang pinaglilibangan ko. Something productive that can be useful and can be shared to others. Pero nang sa ganun po, yung mga lumilipas na oras ng bawat isang araw ng aking buhay dito sa OFW Life ay maging wika nga ay worth sharing para sa mga madlang people na katulad nyo na ngayon ay nanonood sa pagpe-prepara po natin ng mga rekado na gagamitin po natin sa ating kalderetang tupa. Actually po, ang kaldereta ay hindi siya sasarap kung hindi ito masyad, kung hindi ito maanghang. So, ang timpla po ng anghang niya ay depende sa panlasa ng kakain. Ano po? So, ang dami po ng aking green chili pepper ay base sa aking panlasa ng tinatawag na spicy taste. So, kung masyadong maanghang po ang panlasa ninyo, advisable po itong preparation ko. Pero kung medium lang po kayo, hindi kayo masyado sa manghang at may mga bata tayong kinoconsider na kumain ng inyong patahe, bawasan nyo po yung green chili pepper or red chili pepper or siling labuyo, kumbaga. Ito po ay super anghang nito. Pero nawawala po yung anghang niya pag naluto na. Lumilipas yung anghang. At kung kayo'y sanay na, baliwala po sa inyo yung anghang nito. Sapagkat ito pong green chili pepper, mga kaibigan, ang nagdudulot po ng isang klase ng enzyme na maganda po sa ating puso. Meron po siyang element. Okay? Element feature po itong green chili pepper. Okay? At saka yung red chili pepper. Mas manghang, mas mainam. Okay guys, i-prepare na po natin ang ating mga pangunahing sangkap sa pagluluto natin ng kalderetang tupa. Una sa lahat, nandito po yung ating diniktik na bawang, ating kamatis, at ganun din po ang ating sibuyas. The kicker of the show, ito po yung ating green chili pepper. At ito po, marinated na po yung ating karne, ng ating meat spices. Okay, ito po yun. At syempre pa ay nag-grind na rin po natin yung ating ito po ang gagamitin natin sauce thickener
po, nag-grind na po natin yung cashew nuts. So, ibababad po natin sa tubig to. At, wika nga, gagamit din tayo ng mga 330 ml na mineral water. Ito po yung ipansasabaw natin pagka naigisa na po natin itong karne. Na una po natin ilalagay dito ang pamamaraan ng pagluluto. Ito pong ating sibuyas ay gagawin natin brown onion sa loob po ng ating kaldero sa mahinahong apoy, mahinang apoy po. Susunod po natin dyan ay ang ating onion. Ito pong dinikdik na luya. Ay, dinikdik na bawang. I'm sorry guys. At ito po yung ating dinikdik na ginger. Okay? Ito pong ating bawang at ang ginger ay isasabay po nating igisa pag ito po ay brown onion na sa loob ng ating kaldero. Pag brown onion na, ilalahok na po natin ng kamatis mga isang minuto lang. Tapos ilalahok na natin ating green na chili pepper. Then after that, wait for another 1 minute, ilalagay na po natin ang karne. Itong karne po na ito ay nasang low fire lamang ito. So after 10 to 15 minutes, bubuksan po natin yon. At habang ang kanyang tubig ay ganito lamang, ganito na kaliit sa nakikita natin sa loob ng kaldero, maliit na po yung level ng kanyang tubig sa loob ng kaldero, ilalagay na po natin yung 330 ml na ating tubig po. Ilalagay po natin yon. Samantalang itong ibinabad nating sauce thickener, isasabay na rin natin. At we will wait another 15 minutes to cook it in low fire. So, yun po guys, na-prepare na po natin ang importante for today with the following ingredients and mga pangunahing recado na nagamit natin ngayon ay preparado na at pwede na natin simulan ang pagluluto. Tara po mga kaibigan, simulan na po natin ang ating pagluluto. Samahan niyo po ako sa mga ilang sandali nilipas na ito para mailuto po natin ang ating masarap, malinamnam, malinis, very healthy kalderetang tupa. Okay, let's put on the cooking oil. Yan po, lagyan na natin yung cooking oil. Okay guys, lagyan natin yung ating sibuyas. Let's put our onions and make it brown. Let's wait for about few minutes to turn our onion brown. Ayan po, at golden brown na ang ating onion o ang ating sibuyas. Ilalagay na po natin yung ating luya. Itong ating dinikdik na luya. Ayan po. Of course, mahinang apoy pa rin siya. And lagyan na natin ang ating luya. Yan po. Habang nasa loob ng luya, cook na rin po natin ang ating bawang. Lalagay po natin ang ating bawang. Kung mga kaibigan, ang pamamaraan ng pagluluto ng ating kalderetang tupa. Yan po sa mahinang apoy. Pag golden brown na po ang sibuyas, yan po natin ilalagay sa tabi para hindi siya ma-overcook.
Hintayin po natin maluto sa mahinang apoy yung luya at ang bawang. Pag yun po ay a little bit golden brown na rin or golden brown na rin, ilalagay na po natin ang kamatis. At doon ay hintayin natin malanta ang kamatis, saka ilalagay ang karni ng tupa. Yun po ang pamamaraan ng ating pagluluto ng kalderetang tupa. So, hintayin lang po natin ng mga 2-3 minuto. Ito po ay mag-golden brown. Ito po ang ating luya at ang ating bawang na pinagsabay na. Ayan guys, golden brown po ang ating bawang ng chili sa ating kaldero. Itatabi po natin ang tabi ng brown, golden brown na onion. At ilalagay na po natin ang ating kamatis. Ayan po. Ang ating kamatis. Ilalagay po natin. Ayan po. Sa mahinang apoy po na iyan, ay maluluto at malalantay yung ating kamatis na nagsisilbing tomato sauce or tomato paste. Hindi po tayo gumagamit na artificial tomato or preserved tomato na tomato paste na siya at tomato sauce. Gumagamit po tayo ng natural ingredients upang makamit natin yung natural taste ng karne base sa rikadong ating ginamit. So maraming paraan po ng pagluluto ng kaldereta. So, gumagamit po sila ng liver spread, gumagamit sila ng keso, gumagamit sila ng mga meat enhancer katulad ng potato at some kind of food cosmetics katulad ng bell pepper, green and red. Hindi na po tayo gagamit noon kasi aasim lang. At ito naman ay lutong bahay para sa ating personal consumption. Pero kung gagamitin po natin for presentation sa handaan, ay kumpletuhin po natin siya, walang masama doon. Pero sa akin po, as much as possible, maati niya yung lasa ng kalderetang, lasa ng kaldereta sa ganitong pamamaraan ng pagluluto. So yan po mga kaibigan, hintayin lang natin ang mga ilang minuto yan. Haluin natin siya. Yan. Pwede na po natin ilakas ang apoy sa kamatis natin para malantas siya ng mabilis. Yan po. In-increase natin yung amount ng apoy para mong sa ganun mabilis malantas yung ating kamatis na magsisilbi pong tomato sauce. Yan po. So, samantalang hinihintay natin siyang malanta mga kaibigan, isusunod na natin dyan yung ating green pepper. Okay? So, yun po ilalagay na natin. Yan po. Yan. Lalagay na natin ang green pepper. Sabay na malalanta ng kamatis. Hahaluin na po natin siya. Yes. Ayan po, pwede na po natin ilagay ang ating karne ng tupa sa ganitong condition po ng kulay ng ating mga rekado sa loob. So, Bismillahirrahmanirrahim. Umpisahin na po natin silang ilagak sa loob ng kaldero. Yan po. Yes. So wait 5 to 10 minutes po to simmer para maabsorb ng karne yung pagkulo at pag-init ng rekado sa kanyang laman. Hi guys, ngayon po ay titignan natin ang ating kalderetang tupa. Lumipas na po yung 10 minuto at kailangan po natin siyang maibaligtad na. So ito po yung kanyang itsura ngayon, ano? Ang kita nyo po yung
itsura ng karne natin ngayon. Okay. Babaligtad po natin yan. Okay. Nakita niyo po, lumito na yung tunay na sarsa niya. Yan po. Sarsa niya. Yan. Kita ko po sa inyo yung sarsa niya na talagang kumapit na yung mga rekadong nilagay natin. At ang titikman na lang natin dito ay yung kanyang lasa. So, titikman po natin yung lasa nito. Ayos po, ano? Tama yung anghang. At ganun din ay tama yung asin, yung monosodium glutamate, kapit po yung lasa niya, hindi po maalat, kainaman po lamang at masarap po yung panlasa niya. Hindi na po natin kailangan dagdagan ng iba pang Ricardo ito. Hihintay na lang muna po natin lumambot yung ating karne. So babalikan natin po ito ng after another 15 minutes. Ito ang mga kaibigan. Tama yung anghang niya. At sa kainamang apoy, hihintayin po natin niya na lumambot at maging tender. So babalikan po natin to pagkalipas ng mga 15 minuto. So, pansamantala, balik muna tayo sa ating home studio upang hintayin natin yung 15 minuto na lilipas at muli tayo magbabalik dito sa ating mini kitchen. Dito pa rin po sa Mr. Lab Channel TV. So, stay tuned po hanggang sa maluto ito. Alright guys, 15 minutes is over. Now, bubuksan po natin for the second time ang ating nakasalang na kalderetang tupa. So, ito po mga kaibigan. Nakita niyo yung texture ng kanyang pagkulok na sa ating kaldero. Yan po. So, ibabaligtan po natin yan. Nakikita nyo rin po ang tubig ng ating kalderetang karne ay naka-level mismo sa kanyang karne. Ano po? So, wala po tayong idadagdag na tubig. This time. Lalagay po natin yung ating thickener. Yung pong grinded cashew or buto ng kasoy. Okay guys, ibabaligtad po natin yung ating karne para yung nasa ilalim mapunta sa ibabaw. At the same time, hindi po masunog yung ilalim ng lapat ng karne dun sa kaldero. So, ibibiling po natin siya. So, nakita niyo po yung sarsa. Yan na po. Ano? So, wala po tayong ibang inilagay na ang palasa dyan or whatever. So ito na po yung kanyang itsura at nakita nyo rin yung level ng tubig pantay sa karne. So ito po yung cashew nuts na thickener natin. Ano po, ilalagay po natin ito dito sa ating kumukulong karne tupa. Bismillah. Ano po yan guys, ilagay na natin yung ating thickener, yung ating grinded cashew nuts. Yun ay magiging thickener nitong ating kaldereta. At di po tayo naglagay dito ng liver spread. Di po tayo naglagay ng iba pang ricado. At the same time, liver spread, it contains pork liver.
yung normally ginagamit sa Pilipinas. Pero kung gusto niyang thickener at liver spread in a natural way, pwede po yung grinded na atay ng manok. Pero masyado pang maproseso yun. Pero ito pong ating preparation, it will attain the same taste of the natural caldereta sa ating bansa. Okay guys, let's turn our curtain. Another 15 minutes is over after we have just put our thickener. Ito po yung cashew nuts, grinded cashew nuts. So we need to turn over the meat on the other side. Yes, yan. Para hindi po yung thickener ay hindi masunog sa ilalim ng caldera o yung sa lapag ng caldera. Diyan na po tayo gumamit ng cheese dito na kadimitan ginagamit ng nagluluto ng caldereta kasi timplado na po tayo. Yung pong cheese ay saltining po yun. Okay guys, caldereta check. Yan po, ibibilin natin kasi ito para hindi po masunog yung ilalim, yung sarsa po yun. Kaya natin masunog. Okay. Napaka-creamy na po yung tingnan ang itsura niya. Gawa po ito ng cashew nuts. Kasi po yung cashew nuts ay isa rin uri ng starch. Ang cashew nuts, pag na-grind po natin yon at naihalo natin sa pagkain, sa lutuin natin patahin, nakakapagpadagdag po siya ng lasa. So ito po yung isa sa mga sikreto kung bakit hindi na natin gagamitan ng cheese, liver spread, at kung ano pang pampalasa. Ang sikreto po ng masarap na lasa ng caldereta ay naroon sa inihalo nating cashew nuts. Kasi po ang cashew nuts ay isang uri ng starch, ang kanyang byproduct kapag ka po ito ay ating ginrind or binblend. At yung refined texture na ibibigay nun sa karne ay magiging thickener po siya. So hindi na po natin siya ginamitan ng liver spread at kung ano-ano pang mga pampalasa katulad ng cheese. Ang cheese po ay saltining lang, yun lang ang purpose niyan sa caldereta. So ito pong ating version ng caldereta, tipid sa pagluluto at epektibo yung mga ginamit natin spices para lumasa yung aroma at lasa ng isang caldereta sa karne. Yan po ang sekreto dyan. Yan po, hahaluin po natin siya para yung thickener natin na cashew nuts hindi po siya masunog dun sa ilalim ng kaldero. Kita niyo po yung salsa niya. Yan po, natural sauce and natural thickening na nangyari sa sarsa ng ating caldereta. So, titikim po tayo ng isang karni niya upang malaman natin kung tender na. Tsaka natin lalagyan ng tubig na 300 ml mineral water po. Ito po yung magpapalambot sa kanya sa mahinang apoy. So, dapat po ang tubig para ihinto ang pagluluto ay ganito lamang. Kung anong idadagdag nating tubig, ang result dapat niya na malambot siya ay ganito lang ang tubig ng ating caldereta. At sapat na para hanguin siya. So, tingnan po natin yung isang karne. Ayan po. Titikman natin tong isang pirasong karne na to. Yung kanyang sarsa at yung kanyang tenderness. Kung na-attain na po natin yung biting tenderness ng meat. Pansamantala po, ilalagay na po natin yung ating 330 ml na tubig, mineral water, yun po. Sa mahinahong apoy po, palalambutin pa niya yung ating karne. Dito po, dumitaw yung mantika ng ating tupa.
Kasi yung atin pong inihalong laman ay may kaunting taba dun sa kanyang shoulder. Hindi natin tinapon yung kasi that is good patch para sa atin. Hi guys! The cooking is over. I think yung paldereta natin, attain na niya yung tenderness ng pagluluto natin. So, lumipas na yung inilagay natin timeline. Nung ilagay natin yung 330 ml ng mineral water para palagutin natin yung kare ng ating kupa. At I believe this time, we can open and see the result of our caldereta. So guys, ang summary nito, hindi po natin nilagyan to ng cheese, hindi natin nilagyan ng liver spread, which is one of the primary ingredients ng caldereta. And hindi lang natin siya nilagyan ng mga food enhancers tulad ng potato. Ang potato po kasi ay pandagdag lamang sa karne. Para pag nabitin yung karne, mayroong potato na pumapit din yung lasa ng caldereta. So, mga food enhancer po yun. Hindi tayo gumamit ng mga food cosmetics katulad ng bell pepper green, bell pepper red, or bell pepper yellow. Kasi po, aasin yung ating caldereta kung ito ay for home consumption at hindi natin mauubos within 2 or 3 days. So, aasin lang siya. So, hindi po natin nilagay yan. Pero kung ito po ay for occasions like birthdays or other occasions that you need to prepare the food like this, you have to complete all the necessary ingredients katulad ng food cosmetics na caldereta. So, para sa akin, hindi po yun kailangan. So, kaya hindi po natin nilagay sa preparation natin ngayon. Pero I'm sure that we can attain taste of true caldereta dun sa mga ingredients na ating inilagay. Kasi ang nabawas lamang po doon ay yung liver spread, which is hindi natin gagawin dahil yung liver spread po ay nagko-contain ng pork liver. So, wala po tayong preparation ng liver spread in chicken. So, normally po, ang gamit yun sa Pilipinas pag sinabing liver spread. Automatic po yun ay atay ng baboy. So, hindi po natin ihalo dito sa ating halal na pagkain yung atay ng baboy. So, guys, wala tayo naman. But we can attain the taste of true caldereta dun sa ating preparation. That is for sure. So, tingnan po natin. At atin nang hahanguin ang ating tupa caldereta. So, yan po, mga kababayan. Luto na po siya. Okay guys, sumapit na tayo. Sa sandali na luto na yung ating tupa caldereta. Please follow me to my aftertaste. Ito po ang the best portion in our mini kitchen show, ang ating aftertaste. So mga kababayan, maraming salamat po and I'm sharing this to you. Follow me in my YouTube channel for the instructions and recipes. At sana po nakapagdulot ito ng karagdagan, kaalaman sa inyo sa pagpe-prepara ng isang masarap, madinamnam at masustansyang pagkain. Ito po ay paborito ng lahat dyan sa atin sa Pilipinas. Ito po ang caldereta tupa. Hi guys! Welcome back to our second segments dito po sa ating aftertaste portion, the best portion sa ating Mr. Lab Channel TV Mini Kitchen Cooking Show. Ito na po yung finished product ng ating pagluluto ng kalderetang tupa. So yun po mga kaibigan. At kung inyo pong mapupuna ay lumabas po yung kanyang mantika, nagmantika po siya kasi po yung karne ng ating tupa ay nagtataglay ng healthy fats, kumbaga, na hindi po natin tinanggal at isinama natin sa ating pagluluto. Subalit ito po ay hindi natin kakainin yung fats o yung oil na lumabas. Ang gagawin lang po natin dyan ay lalapatan po natin ng tissue yung paligid na kung saan meron siyang oil. Yan po. Yan. Isasawsaw po natin yung ating tissue. At i-absorb niya po yung fats o yung oil na
sumama doon sa pagluluto ng ating tupa kaldereta. So, yan po, makikita nyo, yan yung oil na makukuha natin. So, tatanggalin po natin yan upang hindi natin makain yung unnecessary oil sa ating wika nga ay kaldereta tupa. Yan po, ilalagay po natin dito at agiliran. When you are serving this, kumbaga, sa inyong pamamahay o sa bisita ninyo, gawin nyo po ito bago nyo iserve sa kanila. Tanggalin nyo na po yung extra oil na nakuha mula sa pagluluto nitong ating kaldereta tupa. So, yan po. Ilalagay lang po natin dito yung natapos na. Yan. Yung natapos po natin, ilalagay po natin dito. Yan po, matatanggal po yan. Matanggal po yan. Yan o, nakita nyo? Yung kanyang oil. Actually, hindi po kulay yellow talaga yan. Yung yellow po ay nakuha natin sa turmeric content ng ating meat spices. So, ayan po mga kaibigan. Unti-unti na po natin tinatanggal yung natitirang oil. Yan po. Andali lang po gawin. So, hanggang sa mawala yung oil. At pwede na siya for ready for serving. Yan po. Masarap po itong panghapunan, pangpulutan. Yan. Yan po. Tatanggal natin yung oil. Yan po guys. Ready na po ang ating kaldereta tupa. Na-eliminate na po natin yung unnecessary fats or oil sa ating tampok na putahe ngayong araw na ito. Ito po yung nakuha nating mga eliminated oil, unnecessary oil na hindi po natin dapat kainin sapagkat yan po ay magsisilbing wax sa ating bituka na makakaapekto po sa ating digestive system. So, simulan na po natin mga kaibigan. So, guys, na-eliminate na po natin yung mga extra oil na natunaw doon sa pagpiprepara ng ating pagluluto ng ating kaldereta tupa. So, let's start the game, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ciao! Ito po yung meat. Yan. Bismillah. Number one po. The best. Wala pong sumobra, wala pong labis na timpla, kainaman, katamtaman, at kuhang-kuha niya po yung salty at yung aromatic flavor ng meat spices na ating inilagay doon. So guys, tibihin niyo po ulit ang full video natin at inimbitahan ko po kayo na i-try niyo po yung ating version na walang masyadong rekadong ginamit kundi simply lamang po para sa home cooking at personal home consumption. Hindi po ito for commercial, pwede rin pang commercial sapagkat ito po ay tipid na paraan ng pagluluto ng kaldereta tupa. Huwag nyo na po lagyan ng mga cosmetics or food cosmetics katulad ng bell pepper, green, red and yellow, or yung food enhancer na patatas. Pwede po kung pambenta, dagdagan nyo po ng patatas. Mas mainit. Okay, thank you guys for watching. Until next time. Bye!